Andiyan na. Dos minutos makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Pacheco na po ito. Si Senyor Pacheco na po. Gising na. Bango na, senyora. Senyora. Hola! Ayan, gising na. Gising na ang mga senyora ko. Gising na yung mga amigos natin, yung mga mag-aaral natin, yung mga padre de pamilya natin. Araw po ngayon ng Biyernes. Hindi yung Biyernes Santo, senyora. Araw po ngayon ng Biyernes. Thank God, it's Friday, 28 ng buwan ng Oktubre. Thank God, it's Friday. Sana naman, thank God, it's Friday, no? Kasi may bagyo tayong inaabangan. Itong situpain ko, talagang matindi. Ayaw pang umalis. Mukhang marami mapupurnada po dun sa magugunita ng tradisyonal na undas ngayong araw, ngayong panahong ito, ha? Ngayong taong ito. Ito pa naman ang first time nila, ha? Sayang. Medyo talagang ganyan ang buhay. Pero sabi nga natin, baka sakali tayo, senyora. 3 minutos na, senyora. Nang nagmamadali ka na sa isang umaga, bago na. Gising na. Ito na ang ating panatuntunan. Senyor Balita. At siyempre, kabuka-buka ninyo na po, kabeso-beso, kachika-chika, hanggang alas 7 ng umaga, ang inyo pong lingkod. Andang pagutusan po ninyo. At tingnan natin kung masunurin. Sisikapin nun namin magampanan ang nais ninyong ipautos sa amin at pagawa, senyora. At siyempre, si Senyor Pacheco, mag-aadid pa rin sa inyo ng mga Romero Peking mga balita, Romero Peking Report, mula sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at IZTV. At siyempre, ang ating mga Romero Peke, mga panayam sa likod ng mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, 28 ng buwan ng Oktubre. At siyempre, ngayon po ay araw ng Quiapo Day, traditional na Quiapo Day ngayon, senyora. Yung mga deboto dyan ng Quiapo, pinaalalahanan po namin ngayong araw na ito, traditional na Quiapo Day ngayon, 28 po ng buwan ng Oktubre. 4 minutos na, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! At siyempre, nangunguna po. Teka muna. Batiin mo muna yung mga amigos at mga amigas natin, senyora. Nakalimutan mo na yung mga katropa natin. Yung mga amigos at mga amigas natin sa buong islas ng Pilipinas na imbang gabigat kada kayo amin. Maayong buntag, maayong aga, marhay na aga sa Indo Gabos. At siyempre, Buenos Dias sa mga katropa natin. Good morning, mga katropa pips. Magandang umaga sa lahat sa Islas de Pilipinas. At siyempre, sa mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng bansa. Siyempre, ang iba't ibang panig ng El Mundo naman. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, magandang madaling araw, at magandang merienda sa inyong lahat dyan sa iba't ibang panig na daigdig. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong pagtsatsaga. Siyempre, patsagaan yan. Iba-ibang oras kayo, nakatuto kayo dito sa aming palatuntunang Senyor Balita ngayong araw na ito ng Biyernes. Entra na tayo. Abre! Aria sa ating umaaribang mga balita. Nagalapili po yung lakas ni Chupaeng, ha? Yung ating bagyo, senyora, na kumikilos po patungong kanluran ng Islas de Pilipinas, at namataan po yung sentro ng bagyo dito po sa layong 485 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Mas lumakas po ang hangin na dala ng bagyong ito. Ito po si Chupaeng, aabot po ng 65 kilometers per hour, at babugsong aabot naman sa 80 kilometers per hour. Dahil dito, tinas na po ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Sa ilang lugar sa Luzon, kabilang na po ang, nakon, mga taga-Bicol, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at ganoon din ang Masbate, kabilang na po ang Tikaw at Burias Islands, Camarines Sur, eastern part ng Romblon, kabilang po ang San Fernando, Cahidiocan, Magdiwang, Romblon, Corcuera, at Banton, Marinduque, Camarines Norte, Polillo Islands, southern portion of mainland Quezon, kabilang na po ang Atimonan, Padre Burgos, Pagbilao, tabi-tabi naman kasi yan, Quezon, Alabat,
Perez, Unisan, Gumaca, Plaridel, Agdangan, Macaleleon, Pitogo, General Luna, Catanawan, San Francisco, San Andres, Mulanay, San Narciso, Buena Vista Lopez, Kalawag, Ginayangan, Tagkawayan at Mauban. Yan. Ang signal number 1 po, nasa ilang lugar din ang Visayas, kabilang na po ang Eastern Samar, Northern Samar, Samar Biliran at Northern Portion ng Leyte, kabilang na po ang San Isidro, Calubian at Tabango, Leyte, Kapuungan o Kapuokan, Carigara, San Miguel, Batngon, Tacloban City, Santa Fe, Palo, Villaba, Kanyaga, Haro, Alang-Alang, Pastrana, Dagami, Tanawan, Tabuntabon, Tolosa, Tunga at Barogo. Dahil kay Bagyong Paeng, ito po si Joe Paeng, makakaranas po ng mga pagulan ng bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, Mimaropa, BARMM, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Carga, Quezon, Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora at nalalabing bahagi ng Visayas. 8 minutos na. Ayan na. Naku, tinga. 8 minutos. Ang lakas ata niya. Sana huwag namang ganyang lakas, ha? 8 minutos. Makalipas po ang alas 6. Ang nagbabadaling alas 6 ng umaga, senyora. Yung ating mga amigos at mga amigas din. Yung mga padre de pamilya natin. Baka hindi pa gising, ha? Gisingin na. Yung mga mag-aaral natin. May pasok dito tayo sa Metro Manila, ha? At yung wala lang pasok, yung mga epektado ng bagyong itong si Chupaeng. 9 minutos. Makalipas ang alas 6 ng umaga. At samantala, hindi pa man tumatama sa kalupaan ng Bagyong Paeng. Ito po si Joe Paeng. Lubog na! Isipin nyo, hindi pa tumatama. Lubog na! Yung sa abot baywang na baha, yung mga residente po sa ilang lugar, dyan po sa lalawigan ng Aklan, Capiz at Iloilo. Ayon po sa Capiz Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang po ito sa mga nakakaranas ng pagbaha, ang mga bayan ng Tapas, Dumalag, Mambusaw at Sigmak. Stranded din naman yung ating mga residente sa Numansia, Aklan. Makarang umapaw yung Aklan River bunsod ng high tide. Naghahanda na rin po yung mga residente sa kabisera ng Kalibo sa pag-aupo po ng tubig sa mga ilog. At nalubog naman yung abot dibdib na baha. Hindi na malulunod na si senyor dyan. Malulunod na si senyor, ha? Abot dibdib na po yung baha sa Cuendo Elementary School sa bayan po ng Balete. Ang malakas na pagulan, alam nyo kung ano? Dahil dulot po ng shoreline at tinatawag nating trap o yung throw ng naturang bagyo. 10 minutos, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Nagdadalawang pong katao naman ang nagsilikas matapos malubog din sa baha ang ilang pang lugar sa Negros Occidental, bunsod na nga po ng malakas na ulang dala ng shoreline o yung tinatawag nating trap o throw ng Bagyong Paeng. At kabilang sa mga epektado ng pagbaha, ang mga residente po ng mga bayan ng Binagbagan at Moises Padilla sa Negros Occidental naman ito. Ano ba naman yan? Kinumpirma po ni Provincial Disaster Management Program Division Head Dr. Shelhard Shilan na kasalukuyang tumutuloy ang mga epektadong residente po sa mga paaralan ngayon. Naku, kawawa na naman ang mga paaralan natin. At kinumpirma po ni Provincial Disaster Management po yan, ha? At sinispindi rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lungsod ng San Carlos at La Carlota maging sa bayan ng tinatawag na Ponde, ano lugar nito? Ponde Pedra, kahapon yan. Samantala, kinumpirma po ng San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office na isang landslide po ang naganap sa Echo Trans Lake Highway alas 8:30 kagabi. Wala namang nasugatan pero naharangan po ito ng debris ang kalsada dyan po sa nagdurugtong na sinasabing lungsod at mga bayan ng Don Salvador, Benedicto, Murcia at Bacolod City. Senyor Balita! Sa kabila po nitong mga bagyo ito, siyempre marami pa rin, naghahanda pa rin ang iba para po dito sa traditional na undas. Ha? Naghahanda pa rin. At tingnan nga natin, yung Santa Cruz, Laguna, naghahanda na raw. At alamin nga natin yung ating provincial reporter dyan, si Vic Pambuan, dyan po sa lugar na yan ng Laguna. Sandali lang. Okay, Vic, magandang umaga. Buenos dias, Vic. Yes. Vic, magandang umaga. Buenos dias.
Yes, oo. Ang kada na pan, pantago ng ating mga babae at magbubuhos ang pagbaulan dahil sa unang pagkakataon, eh, ngayon lang makakatalo sa mga sementeryo, makaranan ng halos 2 taong pandemya. Well, sa dyan balita, halos magtatapong taon ng takmalit ng pandemya sa katauhan sa buong mundo. Kung saan may tao kumang namatay, bilang sa Pilipinas, pagluksa sa mga hindi naasang panahon ng kanilang mga mga buhay na tinapan ng salot at coronavirus. Mahigit 2 taong nakalipas, kasalang tulit lang maraming nating kababayan dahil ang untas na tanging pagkakataon na madalang ang kanilang mga pumas sa pagkakataon na COVID man o hindi, ay tinitamang napag-alay ng bulaklak sa mga puntot ng pagbawat ng pamaklaan na pupunta sa mga sementeryo dahil sa pandemya, kamagkakapahawa. Malaki ang sakripisyo yung naranasan natin sa mga pangyayari ito sa pandemya. Ang ibang kalibasa hindi kayang living, napilitan na lang pasulog o ipakremate, laki na kanilang pumasubuhay, ang labi kasabay ang pagtulo ng lupa. So ngayong taon, Senyor Bautista, November 1, 2022, nasa pagsasa ng limang mamaya na dadalaw sa puntod ng kanilang yung taong mga buhay, kapitan dito sa ating bansa, makaraan nyo tigyan lahat ng ating pamakta ng mamaya na makadatap sa minamakasubuhay sa nanakalibing komentaryo. So, ngayon, Senyor Balita, dito sa kapitiran ng Lantigo ng Laguna, maalamat na tayo na Santa Cruz. Ang mga pwesto, hindi ko pala mambenta kung magkano, pero at litin ko, kahit may kamahalan, kakagat pwesto na natin kababayan, dahil makalipas sa 2 taong singkad na pandemya, ay matatalaw din nila sa wakas ang mahal nila sa buhay na pumanaw. At siguro, sabi ng matatita, nalulukungan daw, natutuwa dahil nadato sila na kanilang mahal sa buhay, naniwan pa nila si Bap ng lupa. So, siguro, mga ilang oras pa lang na kabalita, ihahatid ko naman sa iyo ng pwesto sa mga bus terminals, mga mall, mga pamilya pa yan, kung rin ang 2022 OSS Day. At yan, ihahatid ko, network, totong lakas. Yan muna pa sa kanya, muna sa bus terminal, para patamayan sa Taklus, nalunta. Puntong pambanagulat para sa hindi na may totong lakas. Di, WIZ. Maraming salamat, Senyor Vic Pambuan. Direktamente po ang ating Laguna correspondent dyan po sa lalawigan ng Laguna. Kaugnay po rito sa situation dyan po sa preparasyon na itong tradisyonal na undas. Matutuloy kaya? Yan ang tanong. Matutuloy kaya? Maepektuhan kaya ang lugar ng Laguna? Hindi pa po natin alam. At hindi po natin mga tiyak kung saan talaga patungo sabagat nakabitin pa. Hindi pa dumidirekta. Hindi pa bumababa itong bagyong Sichupaing na medyo nandun pa siya kaitasan. Kaitaasan. At hindi pa po nagla-landfall. At antabayanan po natin kung anong mangyayari dyan hanggang sa mamayang hapon o sa kabuuan ng araw na ito hanggang bukas bago po ang paggunita nitong traditional na undas. Magbabalik po sa Senyor Ray Pacheco. Magbabalik pa rin po ang buong puwersa ng DWIZ ngayong araw na ito ng Biyernes. Pagkalipas po lamang ng ating pagpapakilala sa ating himpilan, ganun din ang ilang mga paalala. Philippine Standard Time, 15 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Andali ng oras, senyora, andali ng oras. 17 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. At syempre, patuloy pa rin kayo sumusubay mga sa ating mga pag-atid ng mga rumerepeke at umaribang mga balita. Ngayong araw na ito ng Biyernes, thank God it's Friday, 28 ng buwan ng Oktubre. Bango na, senyora. At magkapina. 18 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Naghahanda na po ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC hinggil sa posibleng pananalasa ng bagyong paing sa Luzon at Visayas. Sa panayam po ng DWIZ, sinabi ni NDRRMC spokesperson at ASEC Rafi Alejandro, patuloy nilang binabantayan yung galaw po ng bagyo kasabay ng paglalagay ng mahigit 700 na mga tauhan para po umalalay sa mga lugar na maapektuhan ng kalamidad. Ayon kay Alejandro, maging ang iba pang ahensya ng gobyerno kabilang na ang DSWD at OCD ay naglaan na rin ng standby funds, food packs at iba pang food items na ipamamahagi po sa mga tatamaan nitong bagyong si Chupaing. Talaga naman, ayaw tayo tigilan na laga ng kalabidad, senyora. At 19 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Ang sipag-sipag mo, Piyok, kasi alam mo malapit na ang bonus, ha? Tignan mo, ang sipag nitong manok ko na ito, si Piyok. Mamas ko po! Ayaw, kita mo. Inihayag po ng Department
Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasapat pa ang pondo ng gobyerno para sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad hanggang sa buwan ng Disyembre ngayong taon. Ayon kay DSWD Undersecretary Eduardo Punay, meron pang 1.4 billion pesos na pondo para po sa stockpiles at standby funds ng ahensya kung saan mahigit 450 milyong piso dito ay inilaan bilang standby funds sa central office at field offices. Iginit ang ahensya na nakahanda po ang pamahalaan sa pagresponde, partikular na ang pagbibigay ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan o ng ating mga kababayan na maapektuhan ng kalamidad tulad ng mga bagyo at ganun din ng lindol. Senyor Balita! Sa iba pa nating mga balita, senyora, nasa pinakamataas na disaster preparedness alert status na po ang limang lalawigan sa Western Visayas sa posibleng pananalasa ng bagyong Paeng. Ito po ay makarang tukuyin ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na high risk po ang kanilang mga lugar sa landslide at flashlights. Ayan, ito ang mabigat eh. Yung flash floods na sinasabi natin. Bagamat hindi yung direct ang maepektuhan at walang nakataas na public storm signal, nakakaranas naman po ng pag-ulan dulot nga po ng tinatawag na through o trap ng bagyo at shear line ang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Negros Occidental. Mamaya ba makukuha natin yung Western Visayas? Ha? Tingnan natin at makaho tayo makakuha ng ilang mga balita dyan sa Western Visayas dahil po sa naranasan nilang biglang bagyo. Ha? At hindi natin malaman kung ano po ang sitwasyon pa rin at bakit nagkaganyan. Ano? Pero ganyan talaga ang buhay. Hindi natin may iwasan ang mga tinatawag nating mga kalamidad ngayon sapagkat dala po ito ng tinatawag nating as climate change. Yan po ang epekto ng climate change. At mamaya po, kukuha tayo ng kamusta na nga pala yung kaso nitong mabasa case, yung ating pong lapid case. Mamaya po baka makapanayam natin yung kapatid po ni lapid. Andiyan na ba yung ano natin? Kasi gusto natin na malaman pa yung pinaka-update sapagkat kahapon nga nalaman natin yung mga nakaraan nawawala yung cellphone ay ngayon po ay medyo limitaw na po yung ilang mga kasamahan nung middleman. Ayan, yung middleman at gusto natin matiyak kung ano pa sapagkat sinisimula rin po ng NBI ang joint investigation po rito sa pagkamatay po nung middleman na si June Villamor dito po sa Percy Lapid case na nangyari. Nasa linya po natin yung kapatid ni Percy ulit, ang ating kasama, si Roy Mabasa. Roy, magandang umaga. Hello. Buenos dias, Roy. Yeah, good morning, senyor. At okay. Magandang umaga po sa lahat. Okay, Roy, pwede, at least binigyan ka naman ng pagkakataon na pwede rin magbigay ka rin ng update in spite of the fact na alam natin na patuloy na itong investigasyon na ginagawa ngayon dyan sa kaso ng kapatid mo. Opo, ano, senyor. Inaasahan natin na ngayong araw na ito okay. Ay malalaman natin muna yung ano no, yung second autopsy na isinagawa ni Dr. Fortunan. Yung forensic pathologist natin. Yeah, oo. Oh, inaasahan natin na baka lumabas yan ngayong araw na ito. So, yan yung tinututukan ko. Alam ko naman may mga ibang developments sa ginagawa ng NBI ano. Ako yung na-informa rin ni Secretary Remulla tungkol doon. And gaya ng sinabi ko, ang isa sa mga focus natin ay also yung seguridad ng pamilya ni Ka-Percy, no? Mm-hmm. Meron tayong mga kausap na magpo-provide ng mga security pero okay. medyo may ano kasi yan eh, may komplikasyon yung pagkuha ng security, senyor, ano? Uh-huh. Dahil kailangan yan, kakilala mo. Yun. At mapapagkatiwalaan mo. Yun, dalawa yun eh. Kasi sino to? Ayan. Exactly. Sino yan? Alam mo, marami tayong napapanood sa sine, totoo lahat yun eh. Yung napapanood natin sa sine, totoo lahat yun. Sinasa pelikula lang, pero makatotohanan talaga yun. Ito na po yun. At ngayon, nararamdaman mo, ngayon Roy yan, bilang isang mamamahayag. Nakikita natin yung napapanood natin, totoo pala. Akala ko nga sa pelikula lang yan eh, pero
pati yung script nila parang pang-pelikula na. Sinabi mo pa. Oh. Ano yun, nawala ngayon eh si, dahil yun lalo na yung namatay. Ang galing ng pagkakataon eh. Yung hindi natin makuha na sumuko, biglang namatay yung middleman. Oh, di ba? Napakaraming komplikasyon ng script ano. Nung mamatay. Mamatay. Oh, nung mamatay, nawala pa cellphone. Oh, may lumilitaw ng mga andaming pangalan para humaba lang yung script ano. Ayaw naman nating maliitin yung mga ginagawa ng ating police at ibang agensya kagaya ng NBI. Hmm. Pero minsan mahihiwagaan ka kung bakit ganito ang buhay. Huh? Hindi mo maintindihan bakit ba nagiging komplikado yung alam mo nang dapat ay simple lang ano. Simple, naging komplikado. O, dumadami na yung cast of characters. Bakit wala bang bayad itong mga artistang ito? Kaya, wala nga na buhay. Kaya bigla nagkakaroon ng role. Anyway, pinababayaan naman natin. Alam mo, nagpapasalamat tayo sa lahat ng ahensya na tumutulong. Aantayin ko kung saan patungo itong ginagawang investigasyon ng police at ng NBI. Harinawa, ito ay tumungo doon sa gusto nating mangyari na matukoy yung mastermind. Alam mo, yung iba dyan, ano na yan eh, parang diversion na lang yung iba eh. Gusto natin talagang matukoy dito, sino ba talaga ang nasa likod ng puzzle dito. Meron pa akong isang dapat na liwanagin. Yamang na, yan ay nandyan na rin lang at media na rin lang ang involved at na-involved na ulit ang Bucor. Dahil natatandaan mo, naging controversial na po ang Bucor. Alam mo yan, naisulat natin yan. Marami mga issue na tungkol sa katiwalian dyan. Kasi matay ko mang isipin, Roy, alam natin ang ibig sabihin ng Bucor, Bureau of Corrections, yeah. Ano ang ibig sabihin nun? Correction. Eh, lumilito, parang hindi Bureau of Corrections. Parang Bureau of, hindi naging correction, hindi naging na-correct eh. Hindi sila na-ituwid. Parang naging ano sila, naging crook. Ayun, Bureau of Crook. At nang nagtataka tayo, bakit Bureau of Correction, bakit lalong lumalala ang sitwasyon nila? Totoo yan. Yun ang hindi ko makuha hanggang ngayon. At least ngayon, sana sample itong nangyari na ito sa ginagawa natin dahil kasi media na ngayon ang involved. Baka naman ngayon nagkaroon ng interes ang presidente, magkaroon siya ng interes para ma-correct natin talaga yung Bucor, Bureau of Correction. Bakit ganito? Yung napapanood pala natin sa sine, totoo? Na may mga mayor pa, bakit may mayor at bakit may members class, may VIP pa, bakit? Ano meron? Senyor, nung nag-usap kami ni Secretary Boying noon. Yan, nandiyan tamang-tama si Secretary Rebolyan siguro. Andiyan si Secretary Rebolyan siguro mag-usap tayo ng heart to heart. Hindi ba natin talagang maipapatupad yung totoong Bureau of Correction? Nung linggo, nag-usap kami. Alam mo, isa sa naitanong ko sa kanya yan. Tinanong ko siya na sabi ko, Secretary, sabi ko, dito ba sa administrasyon ninyo at sa administrasyon ni Presidente Marcos, may maaasahan ba tayong pagbabago? Ayan. Especially, nagkaroon na tayo ng pagkakataon ngayon na lumaki itong kaso ni Ka-Percy, na balita sa buong mundo, at marami ang nag-expect na may kahihinatnan itong kasong ito. Ayan. Meron ba tayong aasahan na reforms dyan po sa Bureau of Corrections? Alam mo, sinagot niya naman ako eh. Kasi sabi ko, ilang taon lang itong administrasyon na to. Sabi niya, yung reform na yan, kailangan magsimula rin. Hindi lang naman sa Bureau of Corrections, pati sa police. Ayun. Sabi niya kung paano ina-handle ng police yung mga kaso rin ng, na sa police mismo, sa loob ng police, ano, para matutukan maigi yung mga kaso. And naniniwala naman ako doon sa sinasabi niya. Kaya lang, baka pag lumamig itong kasong ito, ay mawala balik tayo ulit sa dati. Mawala na naman yung interest, makalimutan, at punta na naman yung focus nila sa iba. Ganyan ang nangyayari sa atin palagi, Karey. Lumalamig. Pag lumalamig, nawawala yung interest, nawawala na yung focus. Titingnan natin kung totoo yung sinasabi niya. Kasi ako, sa tagal na rin natin sa trabahong ito, senyor, ano, parang nawawala na rin tayo ng tiwala sa mga sa prosesong ginagawa eh. Palaging kwentuhan lang, pagkatapos ng kwento, alisa na. Pagkatapos sumingaw, biglang wala na. Ganun parang nga. Biglang parang bulalakaw, ayun, exactly. biglang kislap, bigla ding nawala.
Yun lang yung kinakatakot natin palagi. No? Kasi madalas na natin, gaya nga sinabi mo, parang pelikula. Oo. E napanood na rin natin yan eh. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Ayan. So, iantay natin yan. Oo. Ako naman eh, I'm always optimistic sa mga pangyayari. Sana. Pero, ako naman sana. Umaasa ako. Dahil kasi gusto ng tao ngayon ang pagtulubusang pagbabago. Alam mo, meron pa tayong isang nakakalimutan, senyora, bukod dyan sa sinasabi mo na correction sa Bureau. Gusto ko lang naman, basta ang point ko lang, gusto ko makita yung totoong diwa nung ahensya na ito. Bureau of Correction. Hindi Bureau of Corrupt. Bureau, nagiging nababago, iba-iba eh. Bureau of Corrupt. Bureau of Crooks. Crooks na eh. Hindi na correction eh. Senior, isa pa sa nakakaligtaan ng publiko, no, siguro, ito, dapat ma-highlight ito. Mm-hmm. Yung Commission on Human Rights. Ayun pa. Yan po ay tumutulong sa magsaliksik din dito sa kaso na to. No? Mm-hmm. Tinitignan nila kung yung prosesong ginagawa ng pulis o ng ibang ahensya ay tama, ano, o naayon sa tamang proseso. Mm-hmm. Alam mo ba na itong CHR, kapag nagsasaliksik, hindi tinutulungan ng mga ahensya ng gobyerno. Yun. Minsan ay dinideny pa sila. Pero kung alam lang natin na itong CHR na to ay constitutional body. Ito po mandato ng konstitusyon. Mm-hmm. So kapag sila ay nagsasaliksik, dinideny sila ng, alam mo ba yun, makipag-usap sila kung sino ang dapat kausapin ng mga tao. Mm-hmm. Hindi binibigyan ng mga dokumento. Na-experience nila yan. Natatawa ako nung kami nag-uusap. Kaya ako yung nakikiusap din sa gobyerno na order na naman ito mga ahensya na ito, kagaya ng Bucor na yan, na makipagtulungan sa CHR. Malaki ang role ng gagampanan ng CHR dito, lalo na mamatsyagan ito, babantayan ito kung tama yung proseso na ginagawa sa mga pag-imbya. Mm-hmm. Kaya sana... kaya yung nangyari yung kaso ngayon sa kapatid mo, sana itong maging ewan ko kung masasabi kong ito yung ano tawag natin doon, yung immediate call para ika nga ay matauhan ng lahat, pero ang tagal ng paulit-ulit kailan magkakaroon talaga, dahil kasi hindi ko makalimutan yung nakaraang issue niyan na nakakapasok nun dati, 'di ba? Ewan ko kung ganun pa rin na nakakapasok sa Bucor ang droga, alak, cellphone, babae at kung ano-ano pa. Isa ka nakakita bilangguan 'yan. Meron pang tinatawag na VIP at meron pang mga hindi ka VIP, dito ka lang. Paano titino ang isang bilanggo? Kung makikita natin na kung ano rin pala yung nasa labas, ganun din pala sila sa loob. Kaya siguro, pala nagkakagulo dyan eh. Siguro, senyor, dapat papanagutin na ngayon yan. Mm-hmm. Dapat managot yung kung sino man ang responsable sa nangyari. Uh-huh. Kasi makikita mo, paano nakakapasok ang cellphone doon, labas-masok, isipin mo, nakakapag-order sila, napapatayin mo si ganito. Oo. Ako'y naihiwagaan talaga dyan eh. Papanagutin dapat dyan. Eh, ang problema, sa napupuna ko ngayon ha, huwag naman po magagalit yung iba dyan. Parang may PR pa ngayon itong nandyan sa Bucor eh. Naku, yun ang mabigat dyan. Ikot sa istasyon ng radyo at pasalita-salita. Kunyari, inililigaw niya yung totoong issue. Ang totoong issue dyan, dapat ipaliwanag niya kung paano naglalabas pumasok ang cellphone diyan sa loob ng Bucor. At bakit meron pa ring okso diyan at bakit may sige-sige? Ang dapat nasa labas lang 'yun, 'di ba? Tapos ikukulong mo. Kinulong mo, active din sa loob. Paano nangyari 'yun? At saka paano nangangamatay ang mga tao diyan? Kung wala ka man lang responsibilidad. Dapat may managot talaga dyan. Okay. Dapat managot dyan kung sino po yung namumuno dyan sa Bucor na yan. Okay. Huwag yung paikot-ikot siya sa radio station. Akala mo eh, meron siyang malaking PR agency. Senyor. Mm-hmm. Alam na po namin yan. Huwag na po kayong umarte ng ganyan. Okay. Anyway, at sana alam natin, seryoso si Secretary Crispin si Secretary Rimulya sa bagay na ito. Si Boying naman dating yung kasama niya. Dating kasama natin. Kaya nga, alam kong gagawin niya lahat ang magagawa niya. At yan din ang ating inaasahan sa mga malapit na inaharap. Yung mabawasan man lang, yung hindi ganito katindi na nararamdaman natin, makita ko man lamang yung katagang correct. Hindi yung sasablay sa correct.
corrupt. Correct ka crook. Dapat magiging hindi na ko correct. Ayun siya, yung bureau. Yun lang naman ang gusto kong mangyari na kung magagawa sana ni secretary na kahit papaano makita natin yung correct talaga. Maganda yung punto mo. Mm-hmm. Maganda yung punto mo, senyor. At sinabi natin yan, pinag-usapan namin ng medyo lengthy yung ano yung sinasabi mo, senyor. Kaya nagulat nga ako itinanong mo yan, sapagkat napapanahon na. Napakagandang breakthrough. Na, alam mo, bagamat nalulungkot kami, marami akong napatunayan na sa pagkamatay ni Ka-Percy, maraming pwedeng gawin. Mm-hmm. Nakita natin lahat eh. Mm-hmm. Nakita natin lahat yung pwedeng baguhin sa ito sistema yun ng gobyerno. Ayan. Sana naman eh, once and for all, ito ay isang maging bagay na magtulak para sa ating pamahalaan na talagang teka, timely na to. Kailangan ng baguhin natin, ayusin natin ito. Yeah, tama hindi, po. Tama hindi po na ayos doon nakaraan, ayusin natin ngayon talaga. Tama okay po yan, okay, senyor. Maraming salamat, Roy, sa pagbibigay-daan mo dito sa aming palatuntunan. Maraming salamat din, senyor. Thank okay you and pagandang umaga. Magandang umaga. Mga kaibigan, ang aming kasama sa media, si Roy Mabasa, ang kapatid po ng Pinaslang na si Percy Lapid. 35 minutos na, senyora. Magbabalik po si Senyor Pacheco. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala, ito pa rin ang inyong lingkod. Senyor Balita! Ang oras, senyora. 38 minutos na, makalipas ang alas 6 ng umaga. Bangon na yung mga dapat bumangon, ha? Okay, nakabangon na ba? Nakabangon na yung iba. At siyempre, nakapag-almusal ang huba, nakapagkapi na. Yung iba raw, nasa gitna na ng kalye. Si Senyor Buboy Flores, nasa gitna na kayo ng kalye. O kasama nyo na si Engineer Hans Flores. Maraming salamat, ha? Yan po yung mga taga Land Bank at saka si Engineer, yung kanyang pong anak. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga katropa, si Senyor Dalupang, si Senyor Katindig, si Senyor Luciano, si Senyor Vergara, pati po yung sa kanyo na si Ma'am Annie Esteban ng COA Commonwealth. Ayan. Maraming salamat nga pala dun sa mga tagapayatas, ha. Maraming salamat sa lahat na nakatutok sa amin, lalong-lalo na sila Tatay Pedroso at si Ma'am Nora Pedroso. Maraming salamat sa panunod nyo, ha. At si Tita Lynn Hugo, nako Tita Lynn, maraming salamat at happy 21 wedding anniversary po sa inyong mga mahal na anak. Ayan, sina Mr. and Mrs. Benji at Mylene Oliva. About 21 years na pala yung nagdasasama, ha? Benji, Mylene, buenos dias at congratulations sa Benji and Mylene Oliva. Samantala, binabati rin natin yung lahat po ng mga amigos at mga amigas natin. Si Manang Denny, Papang Loreto, ayan, mga De La Cruz family, ayan, Loreto De La Cruz family, dyan po siyan sa at kasama po si Mami Rose and Kiko. At ganun din ang Mercado family. Diyan po naman sa Malhakan, May Kawayan City, diyan po sa Bulacan. Ayan. Marami po salamat. At syempre, yung mga regular listener natin, ako isa-isa lang natin, ha. Babatiin lang Andrea Jong, Ramon Abadillo, Jai Jalon, Hailon, Toto Melingon, Pilingon, ayan, Tina Tominianga, ayan, at Nelson Malinaw po sa Virginia, USA. At ganun din po ang mga kasama natin. Uy, si ano nga pala si Ellie diyan po sa Milan, Italia. Buongiorno. Ayan, at dyan po sa mga taga Guam, Hapaday sa mga taga Guam. At syempre, dyan po, oy, Annette Allegri D, maraming salamat. At ganun din na si Genkuro Suriken, dyan po sa Japan, Ohio, Gozaimasta. Si Franklin Sabdin, Susan Hieronimo, ayan, Carmelita Mendoza, salamat. Suraida, salamat. At Angela Redaja, Ramon Abadillo, nabasa na natin yung iba. Okay. At syempre, may nakalimutan pa ba tayo? Saka na ho namin iahabol yung iba, ha? Yung mga nakalimutan ho namin. Si Kuya Loren Gulya at syempre si Brother Manny Garfin. Ayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa amin. 41 minutos na makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Latest po tayo sa, ito na ba yung latest natin sa pag-asa? Latest natin sa pag-asa ngayon, bagyang lumakas po, ha, yung bagyong si Chupaeng, habang mabagal po na kumikilos sa Philippine Sea. At uli pong namataan ito, uling namataan ang sentro ng bagyo sa 410 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar, at lumalakas daw po ang hangin nito
aabot ng 75 kilometers per hour at pabugsong-bugsong aabot sa 90 kilometers per hour. Ayan. Kumikilos ang bagyong Paing patungong kanluran, hilagang kanluran ng bansa sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil dito, itinas na po ng PAGASA ang signal number 1 at 2 sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Itinas po ang signal number 2. Ito po, sa ilang lugar sa Luzon, kabilang na Catanduanes. Number 2 na po ha. Albay, Sorsogon, at eastern portion of Camarines Sur. Signal number 2 din, sa Visayas din, kabilang po ang northern summer, northern portion ng eastern summer. Sa madaling salita, tumataas na po ang signal natin dyan po sa mga lugar na yan hinggil sa bagyang paglakas ng bagyong si Chupaeng. Senyor Balita! 42 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga, suspendido na po ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng bansa dahil po sa bagyong si Chupaeng. Samantala na po ipinatigil ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa Sorsogon papuntang Northern Samar simula po alas 11 kahapon pa ho ng umaga yan. At ipinagbawal din ang lahat ng biyahe. Talagang mauunsyabi yung ating mga amigos at mga amigas sa kaninang paggunita nitong tradisyonal na undas. Hindi ho kayo makakauwi dahil medyo, ayan na, itinigil na po ang biyahe sa mga pantalan. Kasama na pong pinagbawal ng mga biyahe, yung lalawigan ng Romblon at Masbate maging yung pagpapalaot ng mga sasakyang pangisda. Yung mga mangingisda po natin sa Ilocos Norte. Sinuspindi na rin po ang biyahe mula Cebu patungong sa ilang lugar sa Central at Eastern Visayas sa gitna po rin ng bantang ito na naglalaki ang mga alon. Ayan. At kasalukuyang nakataas din ang signal number 1 sa malaking bahagi din, ngayon number 2 na ha, sa bahaging ito ng Bicol Region at ilang pong lugar sa Eastern Visayas. 44 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Muna tayo sa labas ng studio. May report tayong tatanggapin mula sa mga kagapay natin ang bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio at DWIC TV. Green Revolution 2.0, mas palalakasin ng Marcos Administration. Ang detalye na iahatid sa atin. Ayan na. Si Patrol 13, Gilbert Perdez. Gilbert! Nailinsad ng pamahalaang Marcos ang isang bagong inisiyatibo na layong palakasin ang produksyon at supply ng mga prutas at gulay sa Pilipinas. Ayon sa tanggapan ni Office of the Press Secretary Officer Charles Celoy Garafil, ang tinatawag na Green Revolution 2.0 ay nilatag ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Plant Industry o BPI na bahagi raw ng mga hakbang ng gobyerno upang matamo ang food security. Sa kick-off ceremony, sinagawa ang ceremonial planting ng ampatola o yung graft ang palayasayon, patola at rootstock. Nabatid na ginawa ito upang mahikayat ang mga Pilipino na magtanim ng gulay sa kanilang mga tahanan at maibsan ang pasanin ng bansa sa food system at supply chain. Samantala, magtatayo naman ang DA ng mga provincial production centers na magsisilbing consolidation areas para sa mga producers at consumers upang matiyak na magtutuloy-tuloy ang nasabing programa. Patrol 13, Gilbert Perez, ng gulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Senyor Balita! 45 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Maraming salamat, Gilbert. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo. Nako, milyon-milyong Pilipino pa naman ang inaasahan daragsa po sa mga sementeryo upang dalawin yung kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Dito po sa tradisyonal na Todos Los Santos, yan po ay sa Nobyembre a 1. Anong araw yung Nobyembre a 1? Martesyan, senyora. At araw ng mga patay sa November 2 o paggunita sa tradisyonal na undas. Ito po ang unang beses sa nakalipas na 2 taon na gugunitain ng mga Pinoy. Ito pong tradisyonal na undas. Makarang ipagbawal ng gobyerno ang pagbisita sa mga sementeryo noong 2020 at 2021 dahil po sa COVID-19 pandemic. Kanya-kanyang preparasyon po ang inilatag ng iba't ibang local government para matiyak na susunod ang mga tao sa health at safety protocols. Halimbawa na lamang sa Pampanga,
ha, kung saan po ay nagsagawa na po ng road clearing operations at nagpipintura na po ang mga nicho at puntod at naglinis ng mga public at private cemeteries. Kaya lang, yung mga uuwi po ng dagat sa pamamagitan ng karagatan na hindi ko kayo makakasakay at hindi ko kayo makakapagbiyahe dahil suspendido na po ang biyahe ng mga sasakyan pandagat, particular na po dyan sa may area ng Eastern Visayas. At tingnan na nga natin at nasa linya po natin ngayon ang PDRRMO ng Eastern Samar, sa katauhan po ni Maria Josefina Titong. Magandang umaga, maupay nga aga, Ma'am Titong. Hello po. Ma'am Maria, okay. Maria Josefina Titong, tama po ba? Tama po, Ma'am? Opo. Okay. Maupay nga aga. Maupay nga aga, dada. Sa hiyo, natanang. Okay. Kumusta na ang kalagayan kang yana? Maupay ba? Makuri? O ano talaga? Ang sitwasyon natin ngayon, ma'am? As of ngayon po, cloudy ang ating skies. Tapos ang ulan ay intermittent. Mm-hmm. May nakaya matakas. Medium light to medium rain. Mm-hmm. Opo. Yun po ang ano natin, ang sitwasyon ngayon. So ngayon po ay pinagbawal na rin po ang pagbibiyahe sa karagatan? Diyan sa lugar ninyo? Opo. Wala na po? Opo. Opo, paano po yun? Medyo mauunsa may ngayon yung ating mga kababayan na uuwi ngayon dyan sa Samar. Para po dito sa traditional na naunda sa Ma'am Titong. Opo. Kasi bawal na po ang doon sa ano, sa Northern, sa Matlog, sa Allen. Yung Allen po, yun dyan ang sakayan, di ba ba? Sa may Allen? Opo. Aha. Opo. So hindi na makakarating dyan. Kasi yan po yung dugtungan mula sa Sorsogon patungong Samar. Opo. Ayun. So wala na yan. Paano po yun? So kasi yan ang baylan natin, di ba, ma'am? Kasi yung mga baylan tatawid dyan, patungo dyan sa San Juanico Bridge via Samar. Opo, tama po. So kaya sa madali salita, kahit na baylan sila, kahit na by sea o by karagatan, hindi din talaga sila makakapagbiyahe. Sa madaling hindi salita. Boat. Aeroplano lang. Pwede. Opo. Sa ngayon po, hindi pa naman suspended ang flights from Manila to Tacloban. Mm-hmm. As of this moment po. Opo. Ma'am, ang tingin nyo ba talagang itong suspension po natin tatagal nang aabot ng kaso ngayon ang mga bumibiyahe, ngayon ata ang pagbiyahe dapat, di ba? Ngayong Biyernes? Tama po ba? Dapat ngayong Biyernes o kaya Sabado bibiyahe para po yung traditional na undas sa Lunes na yun, Martes, umabot sila. Opo. Sana po wag na lang po magpatuloy dahil mas-tested lang sila. Oho. Sige ba, ma'am? Hello, ma'am? Wag na pong magpatuloy na magbiyahe kasi mas-stranded lang sila. Okay. Ilang araw just sa Matno kasi hindi yan makakatawid not unless may go signal ang Coast Guard. Mm-hmm. Kaya it's better na wag na lang magpatuloy. Yun na nga po kasi at this point hindi pa po nagta-touchdown yung hindi pa po nagpo-fall, hindi pa po nagta-touchdown yung ato yung bagyo, di ba? Tama po. Sana kung yan and para makita natin ang epekto niyang pagiyan po ay naglandfall pero at this point medyo naglalaro-laro po siya sa ere at medyo nag-iipon pa ng lakas. Yun ang inaalala po natin dito, Ma'am Titong. Okay. At this point handang-handa na po tayo ang ating PDRRMO para po sa any eventualities diyan na Ma'am Ria. Opo. Tapos pa, nag-ano na kami ng aming mga preparedness measures. Mm-hmm. Naka-standby na ang aming mga assets, mm-hmm, human at saka equipment, vehicles, preposition goods. Mm-hmm. Standby na ang rescue vehicles. Kamusta po yung mga evacuation center natin? Naka-ready na rin po yan? Opo, ready na po yan. In fact, may preemptive evacuation na sa Hipapad. May ginawa na kayong evacuation center, force evacuation center? Meron na po ng preemptive evacuation. Ayun. So, inuuna nyo na, ini-evacuate nyo na, wala pa yung bagyo?
Para, yes po. Okay, ba talaga, ano? Mm-hmm. Sanay na talaga mga taga Samar, ha? Mana, mukhang sanay na kakita dida sa lugar ng Samar. Okay, maraming salamat, Mana, sa pagbibigay daan mo dito sa amin, ha? Maupay nga aga sa, sa inyo na tanan dyan sa Samar. Maupay nga aga. Thank you. Marami po salamat, ma. Damong salamat. 52 minutos na po, makalipas ang alas 6 ng umaga, si Maria Josefina Titong ng PDRRMO. Diyan po sa Eastern Samar. Nagandit sa ating orasan, 52 minutos. Inulito namin, 52 minutos na, senyora, baka nanilibang kayo, ha? Alas 6 na po, nagmamadaling alas 6, 52 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Andale. Nang oras, 53 minutos na po, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa patuloy pa rin pag-aatin namin sa inyo ng ating mga umaarima. At umaaling ang uaw na mga balita ngayong araw nito ng Biyernes na College Friday, 28 ng buwan ng Oktubre. At siyempre, 55 minutos na po, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Araw po ng Biyernes, senyora, baka nalilibang tayo, 28 nako, medyo marami po mapupurnada nating mga kababayan at dahil milyon-milyon pa namang mga Pilipino inaasahan, pero mukhang hindi natin maasahan itong mga Pilipino na daragsa sa mga tradisyonal na paggunitaan nitong November 1 o itong paggunitaan ng tradisyonal na undas, dahil po medyo hindi kayo makakabiyahe kahit na baylan, lalo na yung datawid dyan sa lugar ng Sorsogon, ha? Dahil masarado na po yung alin. Iyan po ang problema natin. Yung mga nag-reserva ng ticket dito po sa mga iba't ibang terminal dyan sa Cubao, nako, paano ngayon yan? Ibabalik ba? Yan ang gusto ko malaman, eh. Mamaya malaman ba natin yan? Baka kung yung mga ticket na nakumuha na in advance, pwede bang isoli yan dahil hindi naman magagamit, o i-reset na lang ang date? Pero paano yan? Hindi ko alam kung paano gagawin dyan. Anyway, 56 na minuto na. 56 minutes! 56 minutos na, senyora, makalipas ang alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Special tayong balita. Yamang napag-usapan natin yung Genesis Spirulina. Alam nyo, pumanaw na sa edad na 94. 94, ha? Engineer, Benir. 94. Tingnan mo kung gagayain mo to. Taong ito, special na balita natin to. Namatay siya, 94. Alam mo kung anong klase ng tao? Siya po ang pinakamaruming tao sa buong mundo. O, kaya mo yan? Baka sa Pilip, o, tignan nyo, ayan ang itsura niya. Ayan, o, pinakamaruming tao po yan sa buong mundo. Baka pwede yan sa Pilipinas dahil wala, wasi-wasi lang dito, eh. Hindi, kahit na sa Pilipinas, eh, wasi-wasi naman. Ito nga, never, eh. Never daw. Hindi nakatingin ng tubig yan, hindi ko alam. Basta yan po pinakamaruming tao sa buong mundo na nakikita nyo ngayon. Sa southern province ng Fars, Iran, kinilala ang tinaguriang dirtiest man in the world na si Amu Haji, na 70 taon nang hindi naliligo. Kaya mo yan, Engineer Benner? Ha? Hiyas, kaya mo yan? 70 taon. Meron kami rito, Engineer. Anong ko, di ba, Engineer Benner? Meron tayo rito, Engineer. Hindi talaga naliligo, pero wasi-wasi pa rin. Ayan, dahil sa takot na baka magkasakit. Kaya ang haba ng buhay nitong engineer namin dito, eh. Ha? Nabatid na hinikayat po umano si Haji. Hinikayat, ha? Nabatid na hinikayat ka na si Haji ng mga residente sa lugar para maligo. May dapat sa Pilipinas tumira to dahil laging walang tulo tayo dito, eh. Walang tulo ang tubig, eh. Pero ilang buwan matapos makaligo, ayun! Tubig! Nagkasakit, eh, nung maligo, eh. Yun ang mabigat daw, nagkasakit to si Haji. Ada, kaya, kasi pinipilit maligo. Tinan nyo ba? Nung magkasakit, namatay. At base po sa nakuhang impormasyon, naniniwala kasi si Haji na ang pagpapanatili ng madumi sa kanyang katawan ay nagpapanatili sa kanyang buhay na maging mahaba ito sa panahon. Aba talaga, kalay mo, hindi nga ako maligo bukas. Isa rin umano sa nagpapalungkot sa kanya ang mga taong nagtatangka sa kanyang paliguan siya. Kita mo naman, ito si Jenner Benero. Bakit mo ba? Huwag mo pagtatangka ang paliguan si Jenner. Wasi-wasi dyan, ha? At bigyan ng malinis na tubig. Ayaw niya. Ayaw niya. Maligo ka naman. Oh, tinan nyo, nung maligo siya, namatay siya sa edad na 94 anyos. Mantakin nyo, kinilala, 70 taon hindi naliligo.
bayad nyo, sumapit na tayo sa tagdang oras, senyora, ng ating paghiwa-hiwalay. Pansamantala lang naman, magbabalik ko tayo sa Lunes, senyora, kaya wag kayong madadala, ha? Dito po sa palatuntunan natin, Senyor Balita. Magbabalik po si Senyor Pacheco sa darating na Lunes. Pero bago kami magpaalam, senyora, bigang pansin muna natin ang isang napakaalagang mensahe mula po sa aming chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A meaningful life is not being rich, popular, being highly educated, or being perfect. It is about being real, being humble, being strong, and being able to share ourselves and touch the lives of others. It is only then we could have a full, happy, and contented life. Think good. Thank God. Thank God. From our chairman, TGIF, please stay safe. God bless you. From our chairman, Edgar Gabangon, Aliw Broadcasting Corporation. Maraming salamat, chairman. With that, si Señor Pacheco nagsasabing, hasta Lunes! Señor Balita! Señor Balita! Señor Balita! Señor Balita!